So guys, kamusta? May ituturo ako na tricks at application na magagamit nyo para sa nilalaro nyo na online games. Especially yung mga yung bagong-bago na Apex Legends. Syempre gumagana rin to sa iba pang mga games kagaya ng Mobile Legends, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, and Wild Rift. Ginawa ko tong video na to syempre para mabawasan ang paglalag nyo sa cellphone nyo at iwas sa cell na rin kapag larong-laro ka na talaga. So guys, gumagana tong trick natin sa all low-end devices na di gaano kabilisan ang kanilang mga phone. So kung interesado ka sa mga ganitong video, ako nga pala si Synergy PH, nagtuturo ako ng mga tips and tricks sa cellphone. Kung gusto mo ng mga ganito content, huwag mo kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel. And syempre, i-share mo na rin yan sa mga friends mo. And I hope na makatulong sa inyo lahat ng aking mga ituturo. So hello guys, kamusta kayo? Nagbabalik na naman sa Synergy PH nga pala. So feel free to comment guys kung ano yung mga gusto nyong i-upload ko next video. And panoorin nyo yung tatlong i-upload ko mamaya. Ngayon, baka mamayang gabi or what. Then ayun, simulan na natin guys. Mabilis na mabilis lang din tong tutorial na to. And I hope na makatunos sa inyo lahat ng aking mga ituturo. So ito yung una natin gagawin guys. Ito yung file na ipapa-download ko sa inyo. And dito nyo siya madadownload sa APK admin. And madali nyo lang siyang madadownload dito and wala nang kung ano-anong ads na magpapapap pa dyan. And lalagay ko itong file na to dun sa description ko and kayo nang bahalang mag-download. So tuturuan ko din kayo guys kung paano nyo madadownload yung file na to. And napaka-basic lang guys, kaya dito ko nirecommend kayo na mag-download kasi wala nang kung ano-anong magpapapap ba. Isang pop-up lang ng ano yun, website. Then, pwede nyo na ma-download. Then, ito guys, oh. Start download na agad. Ayan, download ko ulit para makita nyo. Ayan, na-download na. Ayan guys, oh. Na-download na pala. Then, syempre, kapag gumagawa ka ng content, kinakailangan nyo na Z Archiver para ma-open natin yung ZTwix Pro na extracted file. So ayan guys, nandito tayo sa download files ko. Ito yung ZTwix guys, install lang natin. Ayan. Madaling-madali lang guys. Open. Dinayaan nyo lang guys, pagka-open nyo, okay nyo lang. Then, ayan, alis kayo dyan. Dahil may gagawin pa tayo isang trick sa settings natin para mas lalo natin para magamit natin ng buong-buo yung game booster natin and mas enhance din natin na magamit yon ng stable. And, ayan. Then, pagpunta nyo sa settings, hanapin nyo about phone. Ayan, about phone. Tapos, hanapin yung baseband kernel. And guys, tandaan nyo ah, para hindi kayo magkamali. Set to build number. Pindutin nyo siya ng 7 to 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, ayan. Kaya natin ginawa yun guys, kasi kailangan natin mapalabas yung developer option. Then, pwede nyo rin search dito sa bar settings yung developer option. Pero ipapakita ko sa inyo kung saan talaga mahanap yung developer option, which is nandito lang siya sa additional settings. Ayan. Ito yun, developer option. Napalabas na natin siya guys. Then ang gagawin natin dito sa developer option is dalawa lang naman yung babagawin natin dito guys. Ito, enable GPU debug layers. Ito lang yung kailangan nating i-switch on para mas ma-enhance natin yung capability ng phone natin. Dahil napaka-importante nitong enable GPU debug layers dahil dine-debug niya lahat ng layers dun sa phone nyo. And especially kapag naglalaro talaga kayo ng mga nilalaro nyo online games, mas ine-enhance niya yung bawat layers nung laro nyo. And yung mga source nung bawat part ng laro. And switch on natin. Tapos hanapin nyo lang tong graphics driver preference. Kasi yung iba guys, yung graphics driver preference is hindi katabi yung
yung enable GPU debug layers, minsan maghiwalay eh kapag iba talaga yung brand ng phone nila. So yung brand nga pala ng phone ko guys is Realme 5 Pro. Sa mga nagtatanong dyan, ayan, nasagot ko na yung tanong nyon. And click nyo lang tong graphics driver for reference. Dinanapin nyo nilalaro yung games. Ito guys, kagaya na itong Apex Legends. Iset nyo siya sa system graphics driver. Pero depende pa rin talaga yan sa phone nyo kung ano yung mas mabilis, default or system graphics driver. Then take note guys, kapag ginamit natin itong system graphics driver is magkakaroon din kayo ng pagbabago doon sa FPS nyo and makikita nyo yung mas mabilis and mas malakas yung hata kapag naglalaro kayo. Pero yung consequences nun is mas mabilis madrain yung battery nyo. Then, ayan lang naman. Then, hanapin na natin yung ano natin. Game booster. Yung Zeta. Dito ata sa baba yun. Alphabetical kasi ito. Ito yung Zeta Twix Pro. Then, set lang natin siya dun sa system graphics. Then, ayan na. Hanapin nyo lang din yung iba nyong mga game and set nyo siya dun sa system graphic or pwede rin naman sa default. And kayo na bahala magtimpla kung ano yung mas mabilis para sa inyo. Then, ayan lang. Tapos nyan. So, pagtapos nyan guys, punta na kayo dun sa in-install natin na game booster. Ayan, Zeta Twix tinatawag. So guys, dito mamimili kayo, i-activate nyo yung enable battery profile. Swipe nyo lang siya kapag i-activate. Ayan, check na. Then, dito naman sa performance, tatling pagpipilian nyo dito. Merong balance, merong performance, merong extreme. So, ito ang extreme guys. Sinabi ko naman na sa inyo, kapag gumamit kayo ng mga ganitong, extreme mode, mas suitable siya pag gaming kaso mas ano talaga yung magkukos siya ng mas mabilis na battery draining. Then dito naman sa performance is medyo lang yung paghatak nung ng performance and medyo lang din yung paghatak nung pagdi-drain ng battery nyo. Dito naman sa balance is kakaunti lang yung paghatak niya dun sa GPU nyo and dun sa CPU nyo. And then lang guys, sana naiintindihan nyo sa mga naiintindihan niyo yung mga konting trivia ko na sinabi sa inyo. Mga konting learnings na nalalaman ko. Ayan. Swipe natin itong extreme. Ayan. Ganun lang siya. And kapag i-disable nyo lang, swipe nyo lang pabalik. Yan. So itong Z, pindutin nyo pang free up ng free RAM. So, para sa akin, ito lang ang swipe ko. Balance. So, yun lang. Pwede, pagtapos yung gawin yun, pwede na kayo maglaro ng nilalaro nyo mga online games sa cellphone nyo. So, yun lang guys. For today's video. Once again, ako nga pala si SirNerGPH. Huwag makalimutang mag-like and subscribe sa aking channel. And i-click mo na rin yung bell para lagi kang updated pag may upload ako ng bagong video. So, dito na lang guys. Kita kayo sa next video. I hope na nakatulong tong video na to. And panoorin nyo yung mga previous video ko. So, yun lang guys. Maraming salamat.